Hello po mga ka-arbs. Nandito po tayo ngayon sa may barangay Tuy-an West. At magta-travel na po tayo pa uwi sa poblasyon. Pero dito tayo dadaan sa may barangay Tulajong, patago sa may barangay Tuy-an East. Sa may madadaan na natin ang St.Joseph Hill. Silipin natin kung anong improvement ng St.Joseph Hill, kasi yun ang pinakabagong tourist destination ngayon dito sa bayan ng Maasin. Religious tourist destination na ipinatayo po ng isang pare na nagngangalan kay Father Neil Nathaniel Mediana Marbilioso. Si Father Nathaniel, kasi nung last nating punta doon, nung katapusan ba ng Mayo yun, May 22 na itong kasalukuyang taon, hukay pa lang yung kwan doon sa may itatayong Divine Mercy sa pinakatuktok ng St. Joseph Hill. Silipin po natin kung ano na ang sitwasyon doon. Tapos diretso na tayo doon sa may kwan, nasirang tulay sa Mighty Gum River. Ang tulay ng Pangulo doon, ang pangalan yan. Kung ano na rin ang improvement. Kasi mula nung magbagyong paing na yon hanggang ngayon, hindi pa ako nakasilip talaga doon. Nakita ko na lang yon sa vlog ni Sir Ian sa Imagination Possible. Shout out po kay Sir Ian. Teacher po siya sa Dagami National High School. Isa sa mga malaking barangay din dito sa Maasin yung Barangay Dagami. Na i-vlog ko na nga rin yung lugar na yun. Pati yung school nila, na kuhanan ko ng footage yun. Doon siya nagtuturo. Sa kanya ko lang nakita yung sitwasyon noon sa dahil na i-vlog niya sa episode niya na Maasin Today, sa channel niya na YouTube channel niya na Imagination Possible. Nandito na po tayo ngayon sa may intersection. Pagkakanan ka papuntang Barangay Tubang, pagkakaliwa papuntang Barangay Tuy-an East. Pero madadaanan yung itong Barangay Tulajong. Nasa Barangay Tulajong na po tayo ngayon. Bali, first time ko palang makakadaan dito. Itingnan po natin kung anong klase ang daan dito. Nung last kasi na pumunta ako ng St. Joseph Hill, naligaw ako noon, lumampas ako. Bale, ang naanuhan ko noon, inaabot ko noon ang umabot ako hanggang nasakupan na nitong Barangay Tulajong. Maganda naman siguro ang daan dito. Saan kaya ang papuntang Barangay Tuy-an? Baka man lang mapagtanungan. Diretso na lang natin yung bahay dun. Pagka pandi, balik. Ay, hapon. Pwede ka pamangkot? Den kaya nga ragyan palusot sa Tuy-an East.
Ang pato yan is? Diretso lang dyan, pato yan is? Thank you, Ged. First time ko may magigi. Thank you, Ged. Diretso yan lang daw. Nandito pa po tayo ngayon sa may barangay Tulajong. Ito siguro ang pinaka-proper eh. Pwede ka mangkot. Then kaya nga ragyan pa to yan is. Ay, yan diretsyon lang. Thank you, Gita. Kaya ang resulta na parang malinaw pa naman ang footage natin mga cards. Tama naman pala ang daan na dinaanan natin. Buti hindi ko pinasukan yung pang off-road kanina na yun sa may bangga, sa may kanto intersection. Sigsag-sigsag din ang daan. Porsyon na upload. Bale, ang pagpasiminto po kasi ng kalsada rito, trokalahi ilang karamihan. Kaya kung ano lang maabutan ng budget, hanggang doon lang ang gagawin project. At minsan, hindi lang naman kalsada ang ginagawang project ng kalahi. Kalahi seeds. Saan ba yung kalahi seeds? Sa DSWD ba yan? Sa mga bagong pasok sa channel natin dito po at hindi Ilonggo or walang alam tungkol sa salita rito, ito pong third district ng Iloilo, mula first district, second, third hanggang fourth, mas dominante po rito ang salitang karaya. Bali, ang Iloilo City saka ilang bayan dun sa may 5th district, Northern Iloilo, doon po ang salita naman ni Hiligay nun. Dito po karaya ang salita, kagaya din ang salita ng province of Antique, halos pareho din. Yung nga lang, malalim ang punto nila doon sa Antique. Mas mababaw ng konti ang dito sa Iloilo na karaya. Maliban lang sa bayan ng Miyagao at San Joaquin. Doon sa first district, malapit na yun sa may boundary ng province of Antique. May kambing. My God! Medyo madilim-dilim pero okay pa ang cam natin, malinaw pa. Uling noong may hapon, ayan po ang ano ng uling. Pag nag-uling yung ganyan, bali kahoy sa ano, magukay, lalagay yung mga kahoy, tapos tambakan ng lupa ng mga dahon, tambakan ng lupa, tapos
ano-ano ka, apoy. Ganyan po pag mag-process ng uling. Isa po yan sa mga hanap buhay din dito. Ang pag-uuling. Parang ito na yung lugar na naabot ko nung kan. Dito ako umabot nung maligaw ako nung lumampas ako dun sa pagpunta ko nun sa St.Joseph Hill. Bali, papasok na po tayo sa may barangay Tuy-an East. Dito ako umabot nun. Hindi ko kasi napansin ka agad ang panakala ko kasi mula doon papunta rito akala ko right side siya, yung pala left side ang pan si St.Joseph Hill, halo sa may tapat lang pala yun ng lote ng biyanan ko doon, halos magkatapatan ng sila, malapit lang doon sa bahay ng kapatid ng biyanan ko. Kasi ang pamilya ng biyanan ko, biyanan ko na babae, taga rito sa Tuy-an East. May lupain sila rito ang pamilya nila. Kaso doon lang talaga sila tumira sa poblasyon. Kaya ang isis ko, pati yung mga kapatid niya, doon na rin lumaki sa poblasyon. Lalo pat ang biyanan kong lalaki, taga poblasyon din. Ayong hapon. Tignan natin mamaya kung makakatawid tayo. Basketball court ng barangay Tuy-an East. Marami rin yung kabahayan dito sa Tuy-an East, kaso kalat-kalat lang. Ramihan kasi kung saan ang lupa nila, doon sila nagtatayo ng bahay. Kasi kagaya sa mga parting alimud dyan, sama-sama ang mga kabahayan sa isang purok. Nandito na po tayo.
Ayan ang St.Joseph Hill. Sadahan muna natin ang tingin. May grotto pala dun. Next time na lang tayo mag-vlog dyan ulit. Takiksilin na. Dito ang lupain ng pamilya ng ganun kong babae. Kaso mahahawak na yung kapatid niya. Ang sa kanya lang yung maliit doon na kwantar sa may malapit doon sa St.Joseph Hill. Ilang square meter lang yun. Iwag mo nga lang. Ito nga ang December na to, bayaran na naman ang tax mo. Pero walang tanim, katiwang-wang lang. Pari naman kasing mag-asikaso para magtanim. Yung pagpapakaliwa ka dun, papuntang Barangay Tigbawan, hanggang Barangay Bulay Maasin. Ito naman yung diretso ng Naslo, Kaigun, puntang poblasyon. Palabas na po tayo sa may Barangay Tuy-an East at siguro dito ko na rin to tatapusin ang vlog natin. Maraming salamat po sa pagsama mga ka-arms at mag-iingat po tayong lagi. Beyond Mediana National High School, Kiling National High School dati, Barangay Tuy-an East. Sige po mga ka-arbs, hanggang dito na lang tayo. Bye-bye.